Good morning mga kakulit. Ito na lang po tayo sa panibago nating magiging topic ngayon sa araw na ito. Sa araw po na ito isang mixer po ang ating lilinisin at i-restore. Tingnan po natin kung mapapagana pa natin or maayos pa natin ang mga part na medyo grounded na. Medyo madami-dami ang baklasin dito. Habang binabaklas ko to, balikan ko kayo mga kakulit at mga kasounds. Shoutout sa inyo sa mga mahihilig sa sounds dyan. Watch na lang pag binaklas ko at bubuuin, i-update ko kayo. Balikan ko kayo mamaya mga kasounds at mga kakulit. O ayan mga kakulit at mga kasounds natin dyan, nabaklas ko na po ang mga knobs at mga slider ng ating mixer. Ang mixer po na ito ay Trident BOME 6 USB 6 channel powered mixer. Ayan, tingnan natin ang likod niya. Siya po ay isang powered mixer. Ang nakalagay dito sa right at sa left ay 280 watts at 280 watts in 4 ohms. May phantom power. Ang hindi lang nga pa natin alam dito kung ito nagpa-power pa or gumagana pa. Dahil sabi ni customer matagal na niyang hindi nagagamit ang mixer na to, dahil siguro may sentimental value sa kanya kahit may bago na siyang mixer, parang ayaw niyang ibenta to. Dahil parang dito yata siya nagsimula na magtayo ng sound system nung nag-uumpisa pa lang siya, pero okay lang naman yun, may ganun talaga kahit ako man minsan ganun pag mga lumang gamit, parang mahirap ibenta at masakit sa kalooban, lalo't kung matagal mo itong ginagamit at mas matagal mo yun ang pinapakinabangan. Medyo makukunat na lang po ang kanyang mga slider sa kanyang equalizer, pero mukha naman pong functioning pa. Hindi ko pala nga po siya natetest, malinis po muna dahil tsak po ang load nito puro alikabok or dumi na kailangan linisin bago uli paganahin. Okay mga kakulit at mga kasounds natin yan, balikan ko po ulit kayo mamaya. Babaklasin naman natin ng buo ang housing ng mixer na to. Okay, balikan ko po kayo. O ayan po mga kakulit at mga kasounds natin. Ayan po mga kakulit at mga kasounds natin. Nabaklas na po natin ang upper panel ng ating mixer. Ito po ang kanyang laman. Kailangan na nga po talagang linisin. Ito po ang kanyang transformer. At ito naman po ang kanyang board. Napakadumi talaga mga kakulit. Pero wala namang problema yan. Kayang-kaya naman natin linisin yan. Siyempre at the same time, pagkalinis po nito, ililubricate din po natin lahat ng mga sliders ng mixer na to para baka sakali makarecover pa ang ibang mga grounded na sliders at magamit pa ng mas maayos. Sa paglulubricate naman mga bossing, mga kakulit, mga kasounds, madali lang naman po, bili lang po kayo ng contact cleaner. Mas maganda pong panglinis yun para mas malinis po ng maayos at malubricate na mas maganda ang ating mixer. Okay.
Check ko lang ulit mga kulit. Balikan ko po uli kayo. Okay, mga kakulit. Dito na tayo magsimula uli ngayon. Siguro hindi matatapos ang vlog na to sa isang kuwan lang ha. Siguro balikan ko na lang kayo o igawan na lang natin ang next vlog ito. Kasi mas matagal pong magbaklas nito. Isa-isahin po talaga natin siya. Kailangan po kasi nating malinis at malubricate lahat ng mga knobs at sa mga sliders po nito. Ayan. Para syempre mas mapakinabangan at magawa natin ng mas maayos. Okay mga kasakulit at mga kasounds natin dyan, abangan nyo na lang ang parto ng video nito. Mahaba-habang baklasan po ito. Okay, see you na lang sa part 2 ng vlog na ito. Okay, salamat.